Patuloy ang imbestigasyon ng Department of Health o DOH sa mga napaulat na nagbebenta ng convalescent plasma sa Cebu. Sangkot umano ang ilan sa mga hospital staff o healthcare workers sa pagbebenta ng plasma ng COVID-19 survivors. Babala ng DOH may karampatang parusa ang ipapataw sa mga ito. Nakasaad sa batas sa posibleng matanggalan ng lisensya ang isang medical professional na napatunayang sangkot sa iligal na gawain. Ito'y alinsunod sa nakasaad sa DOH Administrative Order No. 36 o ang Rules and Regulations in Implementing Republic Act No. 7719, otherwise known as the National Blood Services Act of 1994. Ayon sa DOH, apat lang ang otorisadong pasilidad na nagko-collect ng plasma ng COVID-19 survivors. Ito ay ang Philippine Blood Center, Philippine Red Cross Support Area, St. Luke's Medical Center, Quezon City at Taguig, at UPPGH sa Manila. Muling babala ng DOH sa publiko, mapanganib ang pagbili ng plasma lalo na kung hindi ito na-screen ng mga doktor. Napaka-risky talaga kasi kapag ganyan, maraming sakit pa rin na natatransmit, no? When we sell our blood, lalo na yung mga hindi nasiscreen, nakakapag-transmit tayo ng transmissible infections, no? Na hindi dapat mangyari kung hindi natin pinagbebenta ang dugo. Samantala, may babala rin ng DOH sa mga licensed laboratories na hindi nakakapagsumite ng kanilang ulat kaugnay ng mga COVID-19 cases na dinadala sa kanilang mga laboratorio. Ayon kay Undersecretary Vergere, nag-utos na anya si Secretary Francisco Duque III na patawan ng parusa ang mga pabayang laboratorio. If they will not be compliant, there might be some form of warnings and then maybe suspension. So pinag-aaralan namin maigit. Batay sa ulat ng DOH, sa 100 na licensed laboratory sa bansa, mahigit 70% lang sa mga ito ang nagsusumite ng requirements. Ang iba delayed ang pagsumite ng kanilang COVID-19 data at ang ilan ay hindi talaga nakakapagsumite. Linggo-lingguan niya ay may data reconciliation ng DOH at mga laboratorio dahil may backlogs pa rin ang mga ito at upang matiyak na walang duplicates sa kabuuang kaso sa bansa. Batay sa ulat ng DOH nitong August 9, nasa 3,177 pa ang backlogs sa mga laboratorio na kailangan ma-validate upang matiyak kung alin talaga ang confirmed COVID-19 cases sa bansa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.